Kapuso, limang araw na lang po at undas na. Kaya yung mga uuwi sa kanilang probinsya, nagsisimula ng bumiyahe. Alamin natin ang sitwasyon sa mga terminal, pantalan at paliparan. At unahin natin ang Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. May ulang spasyo sa konsulta. Dan? June Marisa, dagsana nga ang mga tao dito sa Araneta Bus Terminal na parang sa kanilang taunang pagbiyahe sa kanilang mga probinsya para sa paggunita sa undas. Sa bungad pa lang ay pinaigting na ang inspeksyon sa mga bagahe ng lahat ng pumapasok sa Araneta Center Bus Terminal. Masinop na sinisilip ang laman ng mga bag at mga kartong bit-bit ng mga pasahero para masiguradong walang ipinagbabawal na gamit na may papasok tulad ng alak, patalim at ipinagbabawal na droga. Panay din ang ikot ng mga canine dogs para matiyak na walang makalulusot na banta sa lahat ng mga babiyahe. Sa loob ng terminal ay masigip na ang sitwasyon dulot ng mataas na bilang ng mga pasaherong dumarating para sa kanilang biyahe patungo sa mga probinsya ng Iloilo, Leyte, Bohol at Samar. Ayon kay Araneta Center Bus Terminal Manager Mon Legaspi, inaasahan nilang aabot sa 300 bus ang may dideploy ngayong araw kumpara sa 200 bus units sa ordinaryong araw. Nilinaw din ng Araneta Bus Terminal na sa ngayon ay wala pa namang problema kugnay sa mga masasakyang biyahe, bagamat mas maganda kung maaga pa lang ay bumili na ng tiket ang mga uuwi para di magka-problema. Kanya-kanya naman ang dahilan ang mga pasahero sa pag-alis na mas maaga para sa kanilang biyahe para sa undas. Mahirap na, siksikan na yun. Di ka na makakaalis sa araw na yun pag hindi ka maaga. Ngayon kasi ngayon lang ako nagtubos ang tiket, makakasakay ako mamaya alas 12. Maaari magsiksikan ha. Kaya nagmalali ako makakalis dito. Sa akin ni Kuya June Marisa, makikita na natin itong pagdagsakan ng itong mga ating mga kababayan at matamang inaantay nga itong pag-alis na kanila mga bus. At ito ay nakadagdag na rin dito, June Marisa, itong mga pasahero na na-stranded dahil nga sa pagkakasila ng ilang mga roro trips patungo sa probinsya ng Masbate. Ayon naman kay LTFRB Chairman Jaime Jacob, as of Thursday ay 204 na nagbigyan ng special permits out of more than 500 na nag-apply. Inaasahan na makakatulong ang dagdag na special trips na ito para matugunan ang inaasahan dagsapan ng mga pasahero sa mga dadating na araw. June? Maraming salamat, John Consulta.